ano? Ayan, hindi ba? Oo nga. Hello po sa inyong lahat. At syempre, salat pa rin po ng kabubukas pa naman na kanilang mga radyo. Welcome sa Energy FM. Uh-oh. At ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po ang yung Tita Cora. At eto pa rin ang Baklita sa Woo! Diba? Bumati ka muna, Mari. Uy, hello po sa inyong lahat dyan. At syempre, sa lahat ng ating team replays. Mm-hmm. Hello po sa inyong lahat, diba? Sa lahat ng ating mga friends, enemies, and lovers. Hi! Sino yun? Ay, batiin lang din natin ha, yung mga nagko-komento sa ating ano, sa ating Facebook Live. Ay, hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Yes. At sa lahat ng mga nagko-komento at nanonood sa atin, sa ating TikTok account. Ay, hello po. Ayan. Pwede nyo rin po kami masundan doon. And don't forget to follow us on TikTok. Yes. And of course, on our YouTube channel. And of course, on our Facebook page, Energy FM. Oh, sa kanam. Charot. Oo. Tsaka naka-isang million na tayo. 1 million followers on Facebook, diba? Kaya nun nga natin gawing 1M sa TikTok. Uh-oh. And of course, on our YouTube channel. Mm-mm. Don't forget to subscribe. Hit the subscribe button and notification bell para lagi updated sa mga showbiz happening. Correct. Eh, batiin lang din natin, Mare, ang pamunuan ng MTRCB. Yes, kay Chairman Lala Soto. Ayan. Thank you so much. Kahapon umaten kami ni Tita Cor. Nag-multitask kami. Oo. Diba? Habang umi-ere, umaaten ng webinar ng MTRCB. Hello po sa inyong lahat. At kaya namin ginagawa yun para sa responsabling panonood ng ating mga kababayan. At para makahuli ng mga gumagawa ng, alam mo yun, kalaswaan sa loob ng sine. Security guard pala sa MTRCB. Ay, pero eto may chika ako, hindi ito security guard. Ano? Ako nakakalungkot, Mare. Medyo nalulungkot lang ako, Mare, kasi nga, di ba, kahapon, pag-uusapan na sana natin. Oo. Pero nagsaliksik ako ng very, very light. Wow, gusto ko yung pagsasaliksik ka. Nag-research ako ng very, very light, Mare, tungkol doon sa pinagdadaanan ni Miss Cris Aquino. Kasi nga, di ba, noong nakaraan na pag-usapan natin si Miss Cris Aquino, tapos ginawa nating light, and yung ibang mga, yung mga ibang nanonood sa atin, hindi nila maintindihan. Actually, hindi na nga nila pinanood eh. Naghusga na lang sila, galit sila sa atin. Pero ang hindi nila alam, kasama sa mga prayers natin si Miss Cris Aquino. At kahapon nga, pag-uusapan sana natin siya, pero kailangan ko magsaliksik ng mga ilang bagay tungkol dun sa pinagdadaanan niya. Oh. Okay, so eto na nga, Mare, nagmula itong pag-uusapan natin, Mare, dun sa ginanap na interview ni Tito Boy Abunda nung isang araw. Oo nga, diba? Kay via Miss Cris. Zoom. Yes. Hmm. Which is, dun ay ipinaliwanag ni Miss Cris Aquino, detailed by detailed, kung ano yung pinagdadaanan ng kanyang kalusugan. Gawa ko dun, Mars. Diba? After niyang ma-ospital, yung maipasok ulit sa ospital para, ma-check yung sa kanyang puso. Correct, diba? Wala na siyang immunity. Tapos, sa Lunis pa. Yes. Kung sakaling matutuloy nga yun, sabi nga niya, diba, yung kanyang immune system, kung sakaling iinumin niya yung gamot na yun, ay para bang, alam mo yun, pwede na siyang dapuan ng kahit anong sakit. Kaya naman, Mare, diba, kung makikita ninyo or mapapanood ninyo yung video, Mare, parang mistulang naghahabilin tong si Miss Cris. Doon ako medyo kinilabutan. Oo. Nung sinabi niya kay Boy Abunda, diba, na hindi niya pa Boy, diba, mangako ka sa akin, ganyan. Na if anything happen, talagang lilipat si Tito Boy agad-agad. Correct. Tsaka hinahabilin na rin niya dahil mukha yata nga magiging manager ni Bimby si Tito Boy. Kasi diba, babalik nga. Actually, siguro on the way na or 2 weeks from now. 2 weeks from now daw, Mare. Uuwi na ng Pilipinas. Tapos maiiwan doon si Miss Cris Aquino. Kasi nga, diba, kailangan niya magpagamot at magpagaling. Diba? Mm-mm. Actually, hindi ko nga napigilan. Alam mo ba, nung nag-post nga siya, doon pa ako natawa kasi diba nabanggit nga at pinasalamatan niya si Dingdong Abansado. Oo. Yung pala kinorek din naman niya kaagad na imbes na Dingdong Dantes ang gusto niya sabihin. Mm-mm. Pero it's a dear friend naman din para sa kanya sila, Dingdong Abansado and of course, Jessa Zaragoza herself. Diba? Na parang yun lang na, diba, na nalulungkot ako sa mga sitwasyon kasi showbiz will not be the same without Cris Aquino. At saka, Mare, itong pinagdadaanan ni Miss Cris Aquino, diba sabi ko nga sa'yo, nag-research ako ng konti. Hindi lang pala ito mahirap sa kanyang kalusugan or hindi lang masakit yung mga pinagdadaanan niya sa katawan. Ano pa? Masakit din sa bulsa, Mare. Correct. Kasi diba kung maalala mo, Mare, naka-admit siya or ina-admit siya lagi sa UCLA yung hospital niya. Alam mo ba kung magkano per day pala doon? Alam mo yung nabalitaan ko. Parang nasa 1.5 million. Yes, Mare. Nasa 1.5 million. Per day. Per day, ha? My goodness. Kung ilang buwan na siya doon, kung magkano ang ginagastos niya, isang indication yan, Mare, na
pasisinungalingan nito yung balibalitang nauubos na ang pera ni Miss Cris Aquino. Parang hindi naman. Kasi kung 1.5 million yan, Mare. Per day, no? Oo. At saka yung ospital, Mare, yung UCLA, na-issue pala ito dati na talagang overcharge sila. Ay, talaga ba? Oo, na umaabot ng $1 million, Mare, yung bawat parang kahit consultation lang. Eh, baka naman kasi talagang magaling. Kasi, Mare, hindi lang ito advance sa buong US. Hindi lang ito yung pinaka-advance sa ospital sa buong US, kundi sa buong mundo. Ay, kaya naman pala. Kaya siya sobrang mahal. Pero Mare, nakakalungkot lang isipin, no, na biruin mo, uuwi na yung mga anak niya. Anong pinaghahandaan? Bakit kailangan pauwiin na sila, ano, Bimbi? Bakit? Hindi, para iligpit ang maayos yung mga Chanel bags. Hoy! Hindi! Hindi! Luka-luka ka, mababas na naman tayo. Baka yung binili niya, anak, yung mga bags ko, pakikiingatan. Yung huli kong binili. Siya lang sabi over niya the na. Pandemic, yung mga Chanel bags ko. Hindi kasi, di ba, parang anong pinaghahandaan ni Miss Cris Aquino? Kasi tinanong din siya ni Tito Boy, gusto mong pasalamatan? Uh-oh. Nagpapasalamat daw siya sa Diyos kasi itong, yung pagdiriwang ng birthday niya, nung nagsalita siya, diba? Nagpa-birthday siya noon eh. Diba? Oo. Ang sabi ni ang sabi ni Chris, yung bawat araw daw na ibinibigay sa kanyang extension ng Diyos ay parang regalo na lang din daw sa blessing. Kanya. Kumbaga parang sa madaling salita, parang ayaw pa niya pero kung ano yung plano ni Lord for her, ready naman siya. Correct. Diba? Nakakalungkot ano na yung isang taong nasa banig ng karamdaman ay nagsasalita na ng ganun. Correct. Tsaka habang pinanonood ko ngayong kahapon, nangingilabot ako, Mare, kasi nagpasalamat na siya sa mga kapatid niya. Mm-hmm. Tapos, diba, sino pa yung mga pinagbilinan niya, yung mga kapatid niya doon sa dalawang bata. Yes. Diba? Nakakasada, no? Kasi parang hindi ano naman sa ano eh sa kaalaman ng mga tao na Cris Aquino is a fighter ever since, 'di ba? Pero alam niyo yon, hanggat sa huli pa din. Mm-mm. Alam niyo yon, hindi niya itinatago na sa mga tao kung ano na 'yung karamdaman niya, kung ano na 'yung lagay ng status ng health niya, 'di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero isa lang sana excited ako doon. Nasabi nga niya, 'di ba? Ang wish niya bago nagtapos yung interview is umabot pa siya ng 10 more years. Oo. Diba? Kasi, gusto nga niya na makita pa yung pagiging adult ni Bimbi. And then, tsaka syempre, bilang syempre, papasok na sa mundo ng showbiz, sabi nga niya, diba, gusto ko na lang magpaka-stage mother. Kaya diba? Gusto pa niya mabuhay. Correct, diba? Gusto niya ng extension pa sa buhay niya. Pag-pray natin lang. Oo. Ay, Mario, ito pa, meron akong chika sa'yo. Ano? May yung ginanap na interview, hindi lahat ay parang natuwa or parang hindi lahat ay naawa or nakisimpatsya sa pinagdadaan ni Miss Cris. Sige, ihikab mo yan. Ilabas mo yung hangin. Mahirap magpigil niya. Ang dami yung pinipigil. Kita-kita ko yung parang nang humihingi ng tulong yung mata ng bakla. Sabi niya, Mars, ikaw ba ko, Mars? May buton sa raman mo. Patayin mo yung microphone. Ikaw lang naman ako. Hindi naman niya maririnig. Diba? Sige lang ha. May mga nagtaas ng kilay, Mare. Bakit na naman? Eh, kasi nga naman daw kasi, yung mga chika daw ni Miss Cris Aquino ay parang, dapat diba doktor ang nagbibigay niya? Dapat diba ang naglalabas ng information tungkol sa kanyang estado ng kanyang kalusugan ay doktor? Eh, kung kaya naman niyang intindihin, Mare, bakit naman hindi niya ilabas, diba? Hindi, para siguro, kasi alam mo sa akin, I don't see anything wrong with it. Kasi nagsishare din siya ng knowledge. Correct. Para dun sa may mga karamdaman tulad niya. Kasi baka hindi alam kung ano nangyayari. At least, diba, nabibigyan tayo ng kaalaman tungkol doon. Kasi siya rin nandoon eh. Doon ko nga lang nalaman, Mare, na pati ang lungs pala natin pwede magkaroon ng cardiac arrest. Oo, diba? At, isa sa mga cost. Hypertension, diba? Mga ganun. Diba, na nakakaloka. Kaya nga parang tipong, syempre tayo, ang alam lang natin, kumain, matulog, gumala, maglandi, ganyan. Galisin. Diba, yung mga ganung aspeto, iiyak dahil broken hearted. Yun lang naman yung mga basic na alam natin. Tsaka yung mga ano, yung mga nagbabalitang tumataas ang kilay tungkol doon sa pagbibigay ng ano ni Cris Aquino. Malamang hindi nila nadanas yung mga ganyang klase ng sakit. Hindi, tsaka isa pa, at least very vocal si Cris yung sinabi nga niya na, 'di ba? Hindi naman sa sinasabi natin na nauubos sa pondo niya. Mm-mm. Pero 'di ba very vocal yung sinabi kay Boy bago magtapos. Nakuha pa niya magbiro ano? Oo, 'di ba? Na hoy,
yan, magsusolicit na ako ng pang-medical bills. Oo, ko, dahil ha? Nakita daw niya, oo, yung kontrata. Tama. Yung mga ganong aspeto. But kidding aside naman, for sure pinalalakas lang din naman ang loob niya, lalo pat birthday nga niya nung araw na yon, di ba? Na alinsang kasama pa din niya yung dalawang bata bago sila umuwi. Mm-mm. Or siguro, the reason why pinauwi niya or uuwi yung dalawang bata is ayaw niyang makita ng mga bata kung ano man ang mangyayaring procedure. Mm-mm. Kasi baka magkaroon ng mga matitinding rashes, di ba? Kasi sinabi nga niya, mawawala ng immunity ang dami niyang pwedeng, alam mo yun, ang dami niyang gamot allergies. Na allergy siya. So siguro, ayaw na din niyang makita ng mga anak niya na from time to time nakaawaan siya. Mm-hmm. Sige, dun muna kayo, have a break. I'll be okay, di ba? Tsaka isa pa sa mga ano, Mari, ikinaloka ko dun. Mm. Yung balita niya, yung sinabi niyang bawal sa kanya or may allergy siya sa damo. Oo, di ba? And even dust, kahit na isang piraso ng dust, hindi niya pwedeng masinghot. Hindi isang piraso, butil yun, dahil. Di ba? Hindi, microscopic. Hindi naging piraso. Isang butil. Talaga ba? Magiging pieces yun kapag ano, di ba? Hindi, wag mo i-adjust it. Pero yun na nga, Mare, bawal sa kanya ang dust. Oh, yun, alikaboko. Damo. Oh. Di ba, bawal. Masama talaga pag sobra ka sa damo. Oo naman. Didilat, hindi makakain. Ay, yung iba, hindi ah. Pag nasasobrahan sa mga ganyan, lalong ginaganahan. Oo. Tas, ano? may rib. Char. Kaya ako natutok ang E. Tapos pag napapulis kayo, sabi mo, human rights. Oh. Chares lang. Wow. Dami yung sinopinion ng Tita Cora regarding addicts. Masama yun. Huwag yung gawin mo. Pinagbabawal yun ang batas. Tama. Pero yun nga, kay Miss Chris Aquino, hangad namin ang ano, ikagagaling ng iyong karamdaman. Diba? Ano, nakakaloka. Alam mo sa sobrang nga, bago tayo tuloy ang magtapos, ano? Mm-mm. Alam mo, sa nung nabasa ko kaagad kagabi bago ako matulog, nag-message ako doon sa IG niya. Mm-mm. Na sabi ko, in Jesus' name, you will be healed. Sabi ko, kapit ka lang kasi God is in control. I love you, Miss Chris. Yun ang message ko. Makikita niyo yun kung nagpunta kayo sa IG page niya. Correct. Nag-comment talaga ako ng bongga because I really love her the way she is. Mm-mm. Na parang tipong wala naman, alam mo yun, marami siyang, alam mo yun, kapalpakan sa buhay na gawa. Pero mamahalin mo siya dun eh. Mm-mm. Hindi dahil sa, alam mo yun, dahil sa meron siyang mga mamahaling bags or napaka-social niya. Hindi eh. Yung pagiging taklesa niya, yung pagiging, correct, alam mo yun, lahat sa kanya. Mm-mm. Mamahalin mo siya. Kaya nga, diba, yun nga yung sinasabi ko na show business won't be the same kapag ka, alam mo yun, nawala ang isang Chris Aquino sa, correct, industriya. Pero, yun, ipag-pray pa din natin gaya ng healing niya, hindi ba? Na wag na lang po natin, alam mo yun, dagdagan nyo kung ano man pasakit. Kung wala naman din tayo masasabing maganda, then better yet, let's all shut up. Ako, ewan ko ba dito? Shut up, dap. Ewan ko ba dito kay Ursula? Charis. And the two ills. Eme. Ay, tara na, magpaalam na tayo. Ito. Tapos ito si Ursula. Okay na? Okay, game. Anyways, okay, game. Happy Friday mo sa inyong lahat, mga Marce. Yes. Magkarinig at magpanoora naman tayo sa darating na Lunes para sa isang umatika buong edisyon ng Maglinasa. Woo! Ayan, at syempre sa lahat ng mga babiyahe, sa mga kayo pupunta, mag-iingat man din po kayo, ugaliin nyo lagi magbaon ng MX3! Diba? Walang masama dyan. Yes. Hindi nakakasama sa iyong kalusugan, siguraduhin nyo lang na lagi nyo inumin yan on a regular basis. At saka wala namang gagawin. Correct. Paalala lang din po, ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Yes. Diba? Mag-iingat po kayong lahat. Mm-hmm. Mare, kung wala kang gagawin, doon ka na lang sa bahay, tapos ano, mag-download Nomo ka. Hindi lang Nomo. Kakasabi mo lang mag-MX3, Nomo. Hindi, bakit? Pwede naman na. Oh. Mag-download ka na lang ng Arena Plus. O bakit? Paano mo iinom niya, MX, kung hindi ka iinom? Ng tubig. Oo, diba? Oy, may mga umiinom ng medicine na hindi na kailangan ng tubig. Ako, talent ko yun. Talaga? Oo. Kahit 5 tabletas, kaya kong inumin lang. Gagano lang ako. Galing ng throat mo, ah. Oo. Talagang, kaya kong lumunok ng ano eh, ng santol. Ah? Oo. Paano na tayo? Ayok.
ko na. Sama mamumunta ang usapang lunukan. Nako, anyway, sa ayan, muli po maraming salamat. Happy Friday once again. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihin, radyo! Sabihin mo!